Hello guys, what's up? Jackie Sotom here. Welcome to my vlog. So for today's video guys, is andito pala tayo ngayon sa VH Testing PMVIC Incorporated. Kasi katatapos lang natin magpa-renew sa rehistro ng motor ng asawa ko. So ngayon guys, is papauwi na tayo papuntang Alang-Alang. So naisipan ko lang na dumaan doon sa may shortcut ba guys, doon papuntang Santa Felipe. Kasi gusto ko is mapadali yung biyahe natin pauwi. So naisipan ko na doon dumaan. Kasi nung mga last month kasi guys, sinubukan kong dumaan doon pero hindi pa siya nakakadaan. So ngayon is naisipan kong dumaan doon. Tapos tingnan natin kung tapos na ba yung mga ginagawang kalsada doon. Tapos kung pwede na bang madaanan. So ngayon guys is magpapagas muna tayo. Ngayon dito sa may Eco Oil kasi konti na lang yung gas natin. So mag-full tank muna tayo ngayon. Let's go! So ayan guys, tapos na tayo magpa-full tank ng motor natin. So naisipan ko pala guys dito sa diit magpa-renew sa rehistro ng motor ng asawa ko kasi dito guys sa may VH Testing PMVIC Incorporation or Incorporated dyan kasi ako palagi nagpaparenew kasi alam niyo guys less hassle kasi dun yung ginawa ko muna is nagpabook ako sa Facebook page nila guys ito guys yung Facebook page nila yan so kung gusto nyo magpabook bago pumunta doon para less hassle na dito guys ito yung Facebook page nila dyan kayo mag message or magpabook isasend nyo lang yung picture ng ORCR nyo tapos yung details nyo dyan tapos magbabayad kayo pagdating nyo doon is ipapakita nyo yung ORCR nyo ibibigay nyo sa kanila tapos sila na yung bahala. Siyempre, yung payment nyo is bibigyan nyo rin sa kanila. So, yun guys. Pero, na ano lang ako guys, kasi pagpunta ko dun is yung nasa may guard, yung sa may entrance. Yung sabi sa akin is yung signal lang nila is 1850. Pero, yung message sa akin dun sa may sa Facebook page nila is 1790. So, na-curious ako kung bakit 1850 yung sisingilin sa akin is sinabi naman sa akin doon sa nag-message sa akin is 1790 tapos nag-send pa siya sa akin sa kung magkano yung gagastasin yung computation. So, naano ko, nagtaka ko. Pero, syempre, pinagdiinan ko na 1790. So, yun guys. So, lesson learned nyo, also yung kung gusto nyo magpa-renew guys, dapat sigarihin nyo muna kung magkano yung babayaran nyo bago kaya pumunta doon. Kasi may mga ano kasi doon, alam na natin yun. Hindi ko na mention kung ano yun. So ngayon guys is pauwi na tayo. Is doon tayo dadaan sa may shortcut. Ito na tayo nga. Dito. Lilito tayo dito sa kanan. Yan. Walang bungal pala dito guys is may mga lubak. Yan. And tapos yung isang motor is ipagbanggaan pa ata sa akin. Hindi ko alam kung bakit siya lumito dito sa may kaliwa niya. Dapat doon naman talaga siya sa may kanan niya dadaan. So yung kalsada dito guys is masasabi ko is konti na lang yung mga lubak guys. Hindi nyo na mararamdaman yung mga lubak-lubak kagaya noon. Mas maganda ng daanan yung kalsada dito guys. Yan. Naisipin kong dito dumaan kasi mas mabilis dumaan dito kumpara doon sa National Road talaga. Kaya dito ko dumaan para mas mapabilis kasi nagbabalak na umulan yung panahon. Yan o, tingnan yung kalangitan. Makapal yung mga ulap.
kaya dito ko dumaan para mas mabilis yung pag-uwi natin. So makikita nyo guys is bagong gawa yung kalsada, pero may mga sira-sira ng may mga lubak-lubak na konti kayong malalaanan dito guys. Kabago-bago ng kalsada, tapos may mga sira agad. Hindi man lang umaabot ng taon yung mga kalsada natin dito guys sa Pilipinas. So sa mga nagpaparehistro pala guys, saan kayo nagpaparehistro? Tapos magkano yung nagagastos nyo sa pagpaparehistro ng rehistro sa motor nyo? Comment down below nga guys para next na pagparehistro natin, doon na tayo, para doon tayo sa mas makakamura tayo. Kasi yung motor ko naman yung ipaparehistro natin this month, kasi mag-i-expire na rin yung rehistro natin. So guys, kung sa mga hindi pa nakakaalam guys, sa mga gusto mapadali yung biyahe nila papuntang summer or pauwi, syempre sa mga private lang, sa mga gusto lang naman, pwede na kayo dito dumaan sa may shortcut papuntang Santa Fe. Kung galing kayong Santa Fe guys, dun sa may street light guys, di ba may pa may intersection dun sa may street light. So, liliko lang kayo pakanan, pakaliwa. Tapos, diretsyon nyo lang yung daan na yan, papuntang Tacloban. Para mas mapadali yung biyahe nyo. Yan guys. Siyempre, sa mga nagmumotor naman is huwag kayong masyadong mabilis kasi yung mga ibang kalsada dito guys is mabubuhangin. So, baka mas ride kayo. Siyempre, mag-ingat ka rin tayo guys. Baka ma-slide tayo. So, isang rason din kung bakit doon ako sa may diit nagpaparinyo kasi doon guys is all-in-one na. So, mag-aantay na lang kayo. May LTO na doon, may smoke testing, tsaka inspection. Doon na talaga lahat. Hindi na kayo may LTO na rin doon. Saka insurance. So dito guys is ipapakita ko sa screen nyo kung magkano yung binayaran ko doon. So ito yun guys, yan. So yan yung total na binayaran ko doon sa PH Testing PMDIC. So kayo guys, magkano kaya yung mga sa mga nagpa-renew doon guys, magkano yung binayaran nyo doon? Comment down below nga guys. Sa mga nagpa-renew lang doon guys ha. Tsaka swerte din natin guys. Kasi konti lang yung pila doon kanina pagdating natin. So siguro kaya hindi masyadong nagtagal kasi konti lang yung mga nagpapa-renew doon. Siyempre pwede rin yung mga sasakyan doon guys. May mga four wheel sa'yo. Kung gusto nyo doon, sige, punta lang kayo doon guys. Pero mag-message muna kayo sa Facebook page nila. So, ito na pala guys, yung kalsada dito guys, na madadaanan nyo. Medyo maganda-ganda na yung kalsada dito guys. Yan o. Pero may mga konting mga lubak pa rin. Tapos, may mga madadaanan din kayo ditong mga nagko-construction. May mga ginagawang kalsada. Pero, konti na lang siya guys. Siguro, mga, hindi na siya mahaba. Yan guys, oh. Konti na lang. Siguro, mga tatlo o apat ata yung mga madadaanan yung gumagawa sa kalsada dito guys. So sa mga papauwi ng Alang-Alang, Haro, Carigara, so pwede na kayo dito guys dumaan pauwi
para iwas traffic na rin, guys. Kasi alam niyo na, pag hapon, kaya gabi, traffic na talaga doon sa may Apitong, saka sa Maharlika, Marlikata. Traffic na talaga yung pauwi. Pero syempre, traffic din naman papuntang doon sa may eskina kung saan tayo lumiko. Kung galing kayong downtown, traffic din naman pagka mga rush hours, mga 4 to 5pm, traffic na yan, lalo na pag weekdays. Pero syempre, sa mga nakamotor, walang traffic-traffic yan. Pwede kayong sumingit kahit saan. Syempre, mag-ingat din kayo, guys. Kasi, alam niyo na, yung disgrasya is hindi natin inaasahan kung saan na lang yung dumarating o kaya nangyayari. Syempre, mag-doble ingat pa rin tayo, guys, sa mga nagmumotor dyan. Yan, go. May mga lubak na nadaanan natin, guys. Saka mumbuhangin. Kabago-bagong gawa. Tapos yan, oh. Tingnan nyo naman. Yung mga siraan na agad. Pero, konti lang naman yan, guys. So, yung biyahe natin dito, guys, pauwi, is mga less than, more or less 30 minutes yung biyahe natin. Kumpara kanina, is yung pagpunta natin doon, is doon tayo sa kabila dumaan. Nag-ano ko doon, mga almost 40 minutes ata or lampas pa. So, mas napadali ako dito. Dito sa pagdaan natin. Yan, guys, oh. Yan yung ginawa dati, yan. Yan yung bagong kalsada na ginawa. Yan, oh. Oh my God! Wow! Yan. So, di ko lang alam kung may mga street ba dito, guys. Di ko napansin yung iba. Yung ibang kalsada. Kung madilim ba o hindi. Pagdaan dito paggabi. So, next time, kung nasa Tacloban tayo pa uwi, try natin dumaan dito sa gabi. So, yan. Yan, no? Maganda ng daanan yung kalsada dito, guys. Sobrang smooth na smooth yung biyahe natin dyan. So, sana magtagal tong kalsada na to, hindi madaling masira. Pero siguro, mga after 6 months, marami nang sira dito, guys. Kasi, syempre, marami nang dadaan na mga truck dito, guys. Buti na lang dito muli yung ulan pa-uwi natin. Pag-uwi natin, guys. Pero okay lang naman kahit umulan kasi may dala tayong kapote. Nasa may U-box. Yan. May mga konting butas-butas na madadaanan. So yan, guys, ulitin ko, ha, sa mga gustong pumunta ng summer, yung mga galing Haro or papunta doon, kung gusto nyong mag-shortcut, pwede na kayo dumaan dito sa may Santa Fe, doon pa kanan, pakaliwa pala, pakaliwa, doon sa may traffic light. Pwede na kayong dumaan, guys, sa punta ng Tacloban. Kung papunta kayong summer or basta, yun na yun, alam niyo na yan. Kasi, palagi naman yung dumadaan. So, yun, guys. Tapos sa mga pauwi, pwede na rin yung dumaan dito, guys. Para mas mapadali yung biyahe nyo. Tapos, wala pang traffic. Thank you.
malapit na pala tayo dito sa may proper ng Santa Fe. Leyte. Yan guys. So sa mga gusto guys dumaan, pwede na kayo dito dumaan. Kung gusto nyo mapadali, kung mapabilis yung biyahe nyo. Yan, pwede na kayong dumaan dito guys. So hanggang dito lang guys yung video ko. So ride safe sa mga bumubiyahe. Ride safe everyone. Bye bye.